kapurihan, Diyos ng lahat, papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Mawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Mawi ang sangkatao, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, gunitain natin ngayon si San Policarpio, Obispo at Martir. Siya ay disipulo ni San Juan at Obispo sa Smyrna, at siya ay sinunog na buhay sa taon 155, 86 na ang kanyang edad sa panahon noon. Isama natin sa misang ito ang inyong may intensyon, kahit narito sa loob at sa labas ng labanan ng Team Nazareno, para sa ating pong Jesus Nazareno at mahal na Birhen Maria, ina ng laging saklulo, ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, at iba pang social media dito sa ating bansa at sipatibang dako ng mundo, at ang cross-posting sa mga iba't ibang chapels, groups at communities. Isama natin sa misang ito ang mga intensyon na itala din sa ating misa sa ngayon. Sa sulat ni Santiago, kailangan po nating sabihin na kung ano ang kaloob sa Diyos, at hindi kung ano ang ating mga hinahangad sa buhay, sapagkat ang Panginoon ay may kabutihan. Kahit na yung gumagamit ng kanyang pangalan, ayon pa sa ating ebanghelyo ngayon, na hindi mga kasama ng kanyang mga alagad ay tatanggapin, sapagkat bukas ang puso ng Panginoon para sa lahat, lalo na yung gumagawa ng kabutihan. Gaano ba tayo kabukas sa ating mga puso sa ating kapwa? Sa mga sandali na sarado ang ating mga puso, at dahil dito tayo makasarili at puno ng kayabangan at kasalanan, humingi po tayo ng kapatawaran at dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Napalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo, makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puong may kapal ng sanlibutan, minarapat mong mapabilang ang obispong si San Policarpio sa hanay ng martir. Ipagalob mong pakundangan sa kanyang pagdalangin na kami makasalos sa kalis ni Kristo upang makabangon kami sa buhay na walang maliw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, pakinggan ninyo ito, kayong nagsasabi,
Ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at isang taong kaming titigil doon. Mangangalakal at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayong nagmamalaki at nagpapalalo, masama iyan. Ang nakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Bawat isa ay makinig, makinig ang sino paman. Kahit saan nararoon ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o aba, ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong nagahambog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayarat tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halaga, hawak niya'y hindi sapat upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas. At sa labi ng libingan ay hindi na mapapasadlak. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang lahat ay mamamatay, ito na may alam niya, maging mangmang o marunong, kahit hangal pati tanga, yaman nila'y maiiwan sa lahi na magmamana. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng pangalan mo. At pinagbawala namin
sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Ngayon, ginugunita natin si San Policarpio, isang obispo ng Smyrna na sinunog na buhay. Pero kahit na sa kanyang katandaan, 86 anyos na, siya ay isang masugid na disipulo ni San Juan, apostol. At ang kanyang buhay ay isang pagpapahayag ng katwiran. Ang katwiran mahalaga, pero kinakailangan na tayo ay magkaroon ng kabukasang loob. Kaya po sa ating mga pagbasa ngayon, ang tema po natin ay kabukasan sa puso, openness of heart. Sa ating unang pagbasa sa sulat ni Santiago, Kapitulo 4, Versikulo 13 hanggang 17, kailangan nating sasabihin sa buhay natin na kung anong kalooban ng Diyos o kung luluubin ito ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo magsabi na magpayaman o sa sobrang yabang natin, kaya natin ito kahit wala sila. O dili kaya, mananalo tayo dahil kuhang-kuha na natin ang mga istruktura sa pinakamasang bayan. O bayaran natin lahat na ito, kaya natin. Kailangan nating tingnan na lahat dapat ay sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kung hindi tayo makinig, ayon pa sa ating Salmo 48 sa ngayon, pag hindi tayo nagmamasid, kung hindi tayo tumitingin ng maigi sa ating kapaligiran at sa ating buhay, para tayong mga mangmang at mga tanga, at hindi natin nakuha ang karunungan upang ating makikilala ang Diyos. Kilalanin natin na ang Diyos ay gumagalaw sa iba't ibang paraan, maski sa mga taong hindi inaasahan, basta't gumagawa lang sila ng mabuti. Kaya bukas ang ating mga puso sa kanila. Kaya po sa ating ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 9, verso 38 hanggang 40, si San Juan Apostol, kanya pong sinabi sa ating Panginoon, mayroong gumamit ng pangalan mo at nag-exorcise. Pinagbawalan namin, hindi naman siya apostol. Ang sabi ng Panginoon Jesus, hayaan ninyo. Sapagkat yung mga gumagawa ng kababalaghan at kabutihan gamit sa aking pangalan ay hindi yan laban at gagawa kalaban natin at gagawa ng masama laban sa akin. Kaya sa versikulo 40, Kapitulo 9, ni San Marcos, sapagkat at hindi laban sa atin ay panig sa atin. Na ibig sabihin, magkaroon tayo ng ecumenical spirit. Yung bang bukas tayo sa lahat ng nanampalataya ni Kristo, gumagamit sa pangalan ni Kristo,
upang gumagawa ng kabutihan. Ang atin pong paghindian ay ang mga gumagamit ng pangalan ni Kristo, hindi naman sila niwala ni Kristo na siya ang Mesiyas at siya ay hindi lang tunay na tao, tunay rin na Diyos. Yung mga gumagamit sa pangalan ni Kristo dahil sa panglalamang lang at pagkaroon ng kayamanan o negosyo, ang tunay na kabukasang loob o kabukasan sa ating puso, tayo ay bukas sa lahat ng mga gumagawa ng mabuti. Sapagkat ang lahat ng gumagawa ng mabuti ay panig sa atin. Ang atin pong tigilin yung mga mayroong vested interest na popular sila at sila ay maraming nagsuporta, mayaman sila, pero mayabang sila at hindi nagsasabi ng totoo. At maraming nagsusuporta at talagang pinaikot-ikot lang nila ang tao. At naging mayabang sila. Ito yung paghindian natin. Ang ating kabukasan sa puso ay para sa lahat na may kabutihan din na adikain. Kabukasan natin na yung mga tao na kahit sila'y makasalanan ay nagpupursigi na magbalik loob at magbago at gagawa ng mabuti. At nagbago sila dahil sa ating Poong Hesus Nazareno. Huwag po tayong maging sarado. Makinig tayo. Magmasid ng mabuti. Magsusuri ng mabuti sa mga pangyayari sa papaligiran. At atin pong tanggapin kahit sino man na mga tao na tunay na may pagbabago o nagbabalik loob o tunay na nagbukas sa sarili upang magsimula ng isang panibagong buhay. Kayo man mga magulang ay mayroon kayong mga ambisyon sa inyong mga anak o dili kaya mayroon kayong ambisyon sa inyong pamilya, maging bukas kayo. Huwag ninyong isarado ang inyong mga puso sa mga gustong gawin ng inyong mga anak o ng inyong kasambahay. Ano man ang gustong gawin ng mga membro ninyo kung kayo ay namamahala o namumuno sa isang negosyo o anong ahinsya ng pamahalaan, huwag ninyong pigilin ang inyong mga membro. Kung sila ay gagawa ng mabuti o buboto nang narapat nilang ibuto dahil ito ay gagawa ng mabuti, maging bukas ang ating puso sa lahat ng mga gumagawa ng kabutihan, sa lahat ng mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Itanong po natin sa ating sarili, gaano ba ako kabukas sa kalooban ng Diyos upang simulan ko na ang tunay na landas tungo sa paggawa ng kabutihan sa pangalan ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, aming guro, itinuro mo sa amin na ang buong pagtanggi sa kasamaan ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad. Nananalangin kami, kalakip ang aming intensyong magsakripisyo sa aming pagsunod sa Panginoon. Itutugon po natin, Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating simbahan naway tunay na ipahayag ang Ebanghelyo, manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway bigyan ng Diyos ng biyaya ng kapatawaran
pagbabalik loob at kagalingan na may mga sakit at hinanakit na dulot ng pagkahiwa-hiwalay at pag-aaway. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway magkaroon ng higit ng pagpapahalaga sa kabutihan ng tao bilang daluyan ng Espiritu at gawain ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, mga may kapansanan at mga may sakit, naway mapalakas sa alab ng ating pagkalinga at presensya. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Ang ating mga yumaong kaibigan na nauna na sa atin, naway makabahagi sa kapayapaan at kagalingan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Guro, ilapit mo kami sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Ama, tulungan mo kaming tingnan ang lahat ng tao ayon sa iyong pananaw. Bigyan mo kami ng lawak ng kaisipan at kabutihan ng puso upang tanggapin ang anumang kabutihan saan man ito nagmula. Ling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin batid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ng paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa Rambana. Ngayon kami naghahain para si San Policarpio ay magunita sa ipagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin yung kapangrihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Policarpio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan kay Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayan mo dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng manghel sisiawit ng papuri sa iyo, nang ulumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog,
hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay kanyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo irapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Policarpio, ni San Roque, ni San Luis Ruiz, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikarangal mo sa pamagitan yung anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin magaling na utos, at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Kaya nung Hesukristo sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ipaan siya na. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng olera naming si San Policarpio
ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magagawa naming ganapin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, Pintakasi na may mga karamdaman, lingapin po mga kapatid na sa banig ng karamdaman. Ayong pamagitan ay sila makapangrihan ni kayo narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kalang mamahalang cross. May kayo lulahat ni na dyan sa langit. Nanalig kami ang iyong pamagitan ni Lubhang Magaling. Ialay mo po sa paing Diyos, yaring aming mahinaing sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan na aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong pakilahok sa ating Eucharistia o Banal na Misa, kayong narito sa loob at sa labas ng dambana ng itim na Nazareno. Kayong mga naiugnay sa pamamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media at na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin sa Panginoong Nazareno ay pakinggan ng ating Panginoon. Salamat sa mga langsawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong Quiapo Church sa mga kababayan nating nahihirapan dahil sa pandemya ng COVID-19. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Naway pagpalain kayong lahat sa ating pong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang kabukasan sa puso ay ang ating pagbukas ng ating puso sa kalooban ng Diyos at paggawa ng mabuti upang ang Diyos ay may payag sa ating buhay. Pagbasbas. Bagya pong itaas ang inyong pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaigos na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan niyang ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dala mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon ito, naway maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ay kiniibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglay ng apipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa purihin Diyos. Purihin natin ang pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
mahal.